Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kilalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, BARMM. Radyo Bangsamoro. Bangsamoro. Ating balita at kaganapan sa Bangsamoro government na kailangan niyong malaman. Sama-sama nating pakinggan tuwing Biyernes mula alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga sa IFM Cotabato. Simulcast sa DXMS Radyo Bida. Pakinggan din ang replay tuwing Sabado alas 8:30 hanggang alas 9:30 sa Voice FM Cotabato at RMN Zamboanga. Radyo Bangsamoro. Lolo, pwede tayong magparehistro para sa COVID-19 vaccine sa covid19.bangsamoro.gov.ph. Ay naku apo, di ko na kailangan yung bakuna. Matanda na ako. Lolo, hindi naman po basihan ng edad sa pagbabakuna. Base sa pag-aaral, mas matimbang ang pangkalahatang benepisyo nito. Tsaka lo, kalabaw lang tumatanda. Abay, ganun ba yun apo? Sige nga, magparehistro na tayo. Tapos, magpa-picture tayo at ipopost mo sa Facebook ko, apo. Next naman, Lolo. Isa sa mga natukoy ng mga eksperto sa buong mundo na panlaban kontra COVID-19 ang bakuna. Maaring mapigilan ng bakuna ang ating pagkakasakit o gawing hindi gaanong seryoso ang sakit. Pinag-aaralan ang mga ito at inaaprubahan ng pamahalaan. Mapalad ang Bangsamoro dahil mababa ang COVID-19 risk nito. Mainam na hindi ito mabago at patuloy nang wakasan ang banta ng pandemya. Bangsamoro, tara na at magpabakuna! Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa covid19.bangsamoro.gov.ph.
Radyo Bangsamoro. Update balita at kaganapan sa Bangsamoro government na kailangan niyong malaman. Sama-sama nating pakinggan tuwing Biyernes mula alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga sa IFM Cotabato. Simulcast sa DXMS Radyo Bida. Pakinggan din ang replay tuwing Sabado alas 8:30 hanggang alas 9:30 sa Voice FM Cotabato at RMN Zamboanga. Radyo Bangsamoro. Assalamu alaikum po, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at nanonood po sa aming live stream sa Bangsamoro Government page at Radyo Bangsamoro page. Tayo po'y nakpapakinggan ngayong araw sa DXMY 90.9 Cotabato at simulcast po tayo sa DXMS Radyo Bida. May delayed broadcast din tayo sa Voice FM at RMN Zamboanga sa araw po ng Sabado. August 19, 2022 po, araw ng Biyernes, Juma Mubarak po, ika-21 ng Muharram. Samahan nyo kami po sa isang oras na pagbibigay ng balita at impormasyon at mga update sa kaganapan po dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga update po sa mga proyekto, mga programa at iba pa pong aktibidad, mga tagumpay ng Bangsamoro Government. Magandang umaga po sa mga kababayan natin sa Cotabato City, sa Maguindanao, sa mga taga Lanao del Sur, Lanao del Norte, sa Special Geographic Area po sa North Cotabato, dyan po sa Basilan, sa Sulu at Tawi-Tawi at Zamboanga Peninsula at saan man po ang naaabot ng aming programa. Oras na po mga Karadyo Bangsamoro sa ating Balitang Bangsamoro. Mga maiinit na balita ang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang Balitang Bangsamoro. Bangsamoro Headlines, 80 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority, formal nang nanumpa kay President Ferdinand Marcos Jr. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangako ng suporta sa BARMM. Minister Ahod Ibrahim nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng panunumpa ng mga itinalagang membro o miyembro ng BTA Parliament. Balitang Bangsamoro. Mga eskwelahan sa BARMM naghahanda na para sa lalapit na pasukan. Balitang Bangsamoro. Mga ulama sa iba't ibang probinsya ng BARMM tutulong sa pagbuo ng mga direktiba at pulisiya sa pagtatatag ng Islamic finance ecosystem sa bansa. Mafarlengke lumahok sa Mindanao Trade Expo, mga lokal na produkto sa rehiyon, ibinida. Na balita ang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang Balitang Bangsamoro.
Formal ng nanumpa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Biyernes ang 80 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Isinagawa ang oath-taking noong hapon ng Biyernes. Karamihan sa mga nanumpang miyembro ng BTA Parliament ay mga reappointed. Kasama na rito si MILF Chairman at kasalukuyang BARMM Interim Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim. Ang mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ay gumaganap bilang interim government at naatasang pangasiwaan ng transition period ng Bangsamoro government sa bisa ng Republic Act 11054 o ang Bangsamoro Organic Law. Matatandaan na nitong Marso o noong nakaraang Marso ng kasalukuyang ng 2021, inaprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang resolution o ang Resolution Number 209 na naglalaman ng kahilingan ng BTA Parliament na panatilihin ang kanilang mga posisyon bilang mga BTA members upang masiguro ang tuloy-tuloy at maayos na transition period. Nangako naman ng suporta si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para sa BARMM kasunod ng panunumpa sa tungkulin ng mga itinalagang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Noong August 12, formal nga na nanumpang 80 miyembro ng BTA, isinagawa ang seremonya sa Heroes Hall sa Malacañang Palace. Nilabas ng Office of the President ang opisyal na mga pangalan ng BTA Parliament members at alinsunod sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na binibigyang bisa ng Republic Act 11054 o binibigyang bisa ang Republic Act 11054. Bubuuin ang 80 miyembro ng Transition Authority na pangungunahan ng MILF na may 41 members o representasyon sa BTA at 39 naman ang mula sa gobyerno. Si Moro Islamic Liberation Front Chairman at kasalukuyang BARMM Interim Chief Minister Ahod Ibrahim pa rin ang itinalagang Chief Minister ng BARMM. Binigyang din naman ni President Marcos sa kanyang talumpati na dumaan sa masusi at patas na proseso ang pagpili at pagtalaga ng mga miyembro ng BTA, kaya tiwala siyang may patas na representasyon ang Transition Authority. Saan niya ito sa mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon upang mas lalo pang maisulong at tuluyang makamit ang pagkakaisa sa Bangsamoro Region. It is an important day for us to be here and to swear into office the members of the Transition Authority that has in front of it a great deal of work to do. As we, in our discussions, what was important was that we were able to say that we have done our absolute best in making sure that the representation that we find in the Transition Authority could be as fair as is possible. And that's why I will be here as head of the national government to support BARM in any way to get that settled. And to make sure that we have an orderly and proper election in 2025, and upon electing our new officials, that they have a framework, a legal framework to work within so that the government can actually function. Naglabas naman ng pahayag si BARMM Chief Minister Ahod Ibrahim kasunod ng pagkakatalaga ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority na formal ng nanumpa sa tungkulin. Labis ang pagpapasalamat ng opisyal sa suportang ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpahayag ng kanyang suporta sa Bangsamoro Transition Authority. Nagpasalamat din si Chief Minister Ibrahim sa pagkilala at pag-intindi sa kahalagahan ng responsibilidad na tungkulin ng BTA Parliament upang masigurong maayos at matibay ang pundasyon ng gobyernong Bangsamoro na tutugon sa pangangailangan ng kanyang mamamayan hanggang sa susunod pang henerasyon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It has been long said that the road
towards a peaceful Bangsamoro is rough and requires inconceivable sacrifice from those who are willing to navigate that journey. In the same manner, it has also been proven that the seemingly impossible task of rebuilding our region can be accomplished if we move together as one and stay true to the spirit of the peace process. And yesterday, those statements were proven to be true once again. Hence, we are deeply grateful to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for understanding the importance of our work during the extension of the transition period and to assure that we can install a bureaucracy that can address the needs of our people for generations to come. We are equally grateful for President Marcos' eagerness to assure that the new Bangsamoro Transition Authority is composed of meaningful representation from the Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front, sectoral groups, and other important stakeholders across the region, making the BTA Parliament a chamber for all voices to be heard. As we continue our duties in the interim government, we join the President's call towards national unity and set aside whatever differences that divide us. Thank you very much and wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Itinuring naman ni Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr. na isang united BTA ang bagong komposisyon ngayon ng Bangsamoro Transition Authority dahil inclusive at patas ang representasyon ng bawat sektor sa Bangsamoro region. Tiwala rin ang opisyal na mas pinalakas ang BTA at kayang-kayang trabahuin ang mga natitirang prioridad na batas upang mas tumatag ang paggobyerno at pamamahala sa Bangsamoro region. Ang report mula kay Johan Unayan. Kasama ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., sa mga bumusisi sa hanay ng mga inirekomendang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Sa direktiba ng Pangulo, kailangang balanse ang representasyon ng 5 probinsya sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Naging batayan din ang kanilang service records, credentials, career performance, mga kontribusyon sa Bangsamoro, inclusive representation mula sa iba't ibang sektor at higit sa lahat, kailangang katanggap-tanggap at kilala ng mga Bangsamoro. Sa nakasaad sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, 41 ang manggagaling o nominado ng Moro Islamic Liberation Front at 39 naman mula sa panig ng gobyerno. Sa nakasaad sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, 41 ang manggagaling o nominado ng Moro Islamic Liberation Front at 39 naman mula sa panig ng gobyerno. Nakita natin, marami tayo na nai-recommend na mga lawyers. Meron mga doctors, meron ding mga tinatawag nating mga CPA graduates. Merong tinatawag tayo mga more or less mga 61 government ano government servants na nakapag-servisyo na sa gobyerno. At meron din tayo mga local government elected officials na nag-serve as mayors and even governors and even vice mayors. So yun, nakikita natin na mostly ang ating pinili ay technocrat. At ang MILF din, with due respect sa MILF, nakita natin na tumugma rin sila sa ginagawa man naming selection process. So nakita natin yung MILF ay nagbigay ng 14 na bagong pangalan. Ang kagandahan doon, marami sa may mga ilan na talagang hindi ito member ng MILF. Meaning, mga technocrats na kanilang in-import para at least makatulong sa kanila. Nandiyan si Ben Loong, nahandiyan si Dr. Sinrinding, nahandiyan din si Attorney Basman, at nahandiyan din si, ano, si Mr. Eddie Ali. Nakikita natin na ibig sabihin ang nagbabago ng perspective ng MILF na 5 lang ang sinama nila sa
front commanders na military. Karamihan doon mga member ng mga ideologues at saka mga professionals nila sa Central Committee. Matapos ang outtaking ng BTA noong August 12, isa sa habilin ni Pangulong Marcos na maisaayos na ang pagtatrabaho sa natitirang priority codes. So, yun ang isang sa mga ano niya, sa mga kanyang guidance na dapat matapos ito soon as possible time. Dapat sabi niya na yung mga governing codes niyon, yun din ang mag-guide sa kanila on how to, ano, to have a peaceful elections on 2025. And then ang isa pang naging guidance nila is kailangan yung performance nila pagandahin na kasi sabi nila na ang mga tao ay maasa talaga sa BARM and considering also that parang itong it's the hope of the national government na kailangan mag-perform sila na according to what they should perform. Tiwala naman si Secretary Galvez sa kakayahan ng bagong BTA composition na tinaguri ang United BTA. Nakita natin ngayon itong BTA members. Tinawag natin ito na tinawag na bagong BTA na talagang United BTA. Kasi nung dati yung BTA natin na ito, walang representation ng Misuari Group, yung old group. Sa ngayon, nakita natin pito doon sa tinatawag natin na mga representante ng ano ng BTA ay pito ay mula sa Misuari Group at more or less 14 ang ating representation sa buong MNL. Nakikita natin maganda ang ano to yung binubuo na to na ano ng BTA ngayon kasi nakikita natin pati yung sectoral natin yung women natin umaas from 13 to 16 and then yung ating mga tinatawag na mga youth representative marami rin pong mga bata. Nakikita po natin ang kagandahan po dito. Yung mga ibang mga hananapin dito na po, nasa younger generation na po, paramihan. Nahandyan yung anak ni, ano, ni Mibantas, nahandyan ang anak ni Jikiri, anak ni Pakasem, anak ni Matalam, anak ni Misuari, anak ni Sema, at ang yung tinatawag natin na yung ano yung ibang mga ano Hasim Salamat yan nakita natin na ang kagandahan doon lalo na pinagtibay natin dahil kasi it connects to the next generation meaning mm-hmm. yung tinatawag nating succession plan natin or yung tinatawag nating continuity mas pinagtibay kasi nakita natin nung panahon ng ARM ang nakita natin noon nakita natin di ba yung lahat naman namumuno doon karamihan mga tinatawag nating mga ideologues and people natin ang namumuno ngayon sa BTA at saka yung nakita natin kinakocompose ng BTA multi-generation na handyan na yung mga bata at natutuwa po kami at nakikita namin na makakonsolidado namin yung, ano, yung itong BTA na to at makikita namin na mas ano, magkakonsolidado ito dahil kasi iisa yung ano, kanilang hadikain na talagang matupad itong kanilang inaasam ng aspiration na magkaroon ng kaganapan ng moral governance. Ngayong nanumpa na ang mga miyembro ng BTA makakaasa umano ang Bangsamoro na patuloy ang suporta ng national government sa BARMM. Patuloy din ang gagawing mga dialogo sa mga stakeholders sa BARMM na pangungunahan ni OPAPRO sa mga susunod na mga buwan. And rest assured that the national government and the BARM government will work together in order to accomplish yung mga guidance po ng ating mahal na presidente. At nakita po natin na maraming pong nagsasabi na talagang ang bait po ng ating presidente at saka napaka-decisive niya. And he is very much concerned sa BARM. Mahal na po ni Presidente Marcos ang BARM at gusto niya pong talagang magkaroon ng katahimikan po sa BARM. Johan Unayan, BIO News. Pangsamoro. Dalawang taon ding sumailalim sa blended learning ang mga estudyante dahil sa COVID-19 pandemic. Marami sa mga kabataan at magulang ang nahirapan na makisabay sa new normal setup sa BARMM. At dahil sa unti-unting pagbuti ng sitwasyon sa bansa hinggil sa COVID-19 at pagtaas ng bilang ng mga nabakunahan, nagbigay ito ng daan upang muling ibalik ang in-person classes. Ang detalye sa report ni City Firewoods Abdullah. Mahigit dalawang
Dalawang taon ding sumailalim sa blended learning ang mga estudyante dahil sa pagdating ng coronavirus disease o COVID-19 pandemic sa bansa. Marami din sa mga bata at magulang ang nahirapan na makisabay sa new normal setup sa rehiyon. Dahil sa unti-unting pagbuti ng sitwasyon sa bansa hinggil sa COVID-19 at pagtaas ng bilang ng mga nabakunahan, nagbigay ito ng daan upang muling ibalik ang in-person classes. Sa paunang assessment and evaluation ng Ministry of Basic Higher and Technical Education sa mga paaralan sa BARMM, nasa mahigit 30 ang tinukoy para simulan ang pilot run ng limited face-to-face classes noon. Sa November 2 naman ang full face-to-face classes. Pero bago ang pasukan, nagsagawa muna ng Brigada Eskwela ang mga paaralan sa rehiyon alinsunod sa DepEd Order No. 34 Series of 2022 kung saan inaatasan ang lahat ng pampublikong paaralang elementarya at sekundarya na ipatupad ang Brigada Eskwela mula August 1 at 26. Dito sa Tamuntaca Central School sa Cotabato City, sama-samang ipinakita ng mga guro, magulang at iba pang miyembro ng komunidad ang kanilang suporta sa pagbubukas ng klase kaya hawak ang walis at mga gamit panlinis sabay silang naglinis. Ito rin ay upang maalis ang mga lamok na maaaring may dalang sakit na dengue. Ang activity po natin today is magkakaroon po kami ng brigada sa pagtutulungan ng mga ating mga magulang, stakeholders ng aming paaralang Tamuntaca Central School. At the same time po is magbibigay kami ng ayuda coming from VARM government, MBHTE. Yung aming bigas at munggo, pati yung bulad. Opo, yun yung pamimigay namin. Pero bago nila makuha yun, magkakaroon muna tayo ng pagtutulungan sa bawat classroom ng mga magulang para naman po yung ating mga guro ay hindi naman masyadong konti na lang yung kanilang idadagdag na lilinisin sa kanilang paligid. Bilang si Bapa Camir Barcelona, residente ng Tamuntaca, ang aktibong nakilahok sa Brigada Eskwela. Siyempre, of course po, napaka-importante po yung kalinisan kasi ang nakataya po dito sa kalinisan po ay yung kalusugan ng mga bata. Kung malusog po yung mga anak natin, siyempre maganda po yung pag-aaral nila. Kasi kung magkakaroon sila kahit mga sintomas lang o kahit mga maliit lang na mga sakit, maapektuhan yung pag-aaral po ng mga bata. Napaka-importante po yung kalinisan. Excited na rin si Abdulrola Musa, isang grade 4 pupil na pumasok sa eskwela kaya sumali siya sa pagbrigada eskwela. Gapya ginawa ko ka, nugat kami na makambalingan sa eskwela. Talagang handa na nga ang mga bata, magulang at mga guro sa nalalapit na pagbabalik eskwela. Ngunit paalala pa rin ng MBHTE na manatiling sumunod sa minimum public health standard ng Ministry of Health upang makaiwas pa rin sa banta ng COVID-19. City Fairuz Abdullah, BIO News. Samantala, inilunsad ng Ministry of Finance, Budget and Management ang Ulama Assembly on Islamic Finance in the BARMM na naglalayong maging katuwang ng Bangsamoro Government ang mga ulama mula sa iba't ibang panig ng rehiyon, maging sa buong Mindanao sa pagsusulong ng Islamic Finance System sa Bangsamoro Region at maging sa buong bansa. Ang detalye sa report na ito. Ang Islamic Banking and Finance ay nakasaad sa Section 32, Trade and Tourism ng Article 13, Regional Economy and Patrimony ng Republic Act 11054 o Bangsamoro Organic Law. Bilang isang autonomous region ng Muslim Mindanao, nararapat lamang na mapalakas ang Islamic Finance sa BARMM. Unti-unti itong ipinakilala ng Bangsamoro government para sa hindi pa lubusang pamilyar sa Islamic financing. Ang Islamic finance ay isang paraan ng paghawak o pagmanage ng pera na alinsunod sa mga prinsipyo at turo ng Islam. Saklaw nito ang ipon o savings ng isang tao, paglalagak ng pera sa isang negosyo, paghiram, pag-utang o loans, sa pagbili ng bahay at iba pa. Matatandaan na noong 2022 lumagda sa Memorandum of Agreement ang Ministry of Finance, Budget and Management, Department of Finance at National Commission on Muslim Filipinos sa pagtatatag ng Sharia Supervisory Board sa pagsusulong ng Islamic Finance System sa Bangsamoro Region, maging sa buong bansa. Inilunsad ng MFBM ang Ulama Assembly on Islamic Finance in the BARMM. Ayon kay Dr. Muhammad Yacob,
chairperson ng Technical Working Group ng Islamic Finance sa BARMM, mahalaga ang papel na gagampanan ng mga ulama sa pagbuo ng konsepto ng Islamic Finance sa rehiyon. Since na sila po yung authority, sila po yung may kaalaman sa Islamic Finance, iniimbita po natin sila na sila po ay pinaka-foundation nitong implementation of Islamic Finance. So dahil doon, iniimbita natin sila na closely collaborate with us in developing the concept, not only concept, pati yung paano ma-implement and advocacy. Kasi mahalaga yung advocacy in the community na sila yung may authority to say na ano yung importansya ng Islamic Finance in our lives, daily lives. Nasa 300 mga ulama mula Maguindanao, Lano del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Special Geographic Area at Cotabato City ang dumalo sa aktibidad. Tinalakay sa Ulama Assembly ang usapin ng Islamic Finance sa konteksto ng ibang bansa at BARMM. Kahalagahan ng edukasyon kaugnay sa afik muamalat o mga transaksyon na bahagi ng Islamic jurisprudence upang umusad ang Islamic Finance sa bansa at ang Islamic Finance System, customers, suppliers, products, and services. Well, it is now a parang consultation sa kanila. So, tingnan natin anong kalabasan ng mga workshop na maging recommendation nila to lalong ma-improve, lalong mapa-post itong implementation ng Islamic Finance in the region. Ilang bansa na ang nagpapatupad ng Islamic Banking at Financing System tulad ng Malaysia, Indonesia, Saudi Arabia, Luxembourg, New Jersey at United Kingdom. Dito sa BARMM, ilang serye na rin ng konsultasyon ang isinagawa ng MFBM kasama ang opisina ng Office of the Wali at opisina ni Member of Parliament Attorney Ana Tarjata Basman upang bigyang kaalaman ang publiko kaugnay sa Islamic Finance. Umaasa ang Bangsamoro government na katulad ng mga bansang nagpapatupad ng Islamic Finance System ay maipapatupad na rin sa Bangsamoro region ang sistemang pananalapi na sumusunod sa batas ng Islam. City Fairud Abdullah, BIO News. Adikaing mas mapalawak pa ang pagpapaabot ng balita at impormasyon at mga update kaugnay sa mga proyekto at programa ng Bangsamoro government sa buong rehiyon. Inilunsad noong Miyerkules ng Bangsamoro Information Office ang Usapang Bangsamoro, isang press conference na isang sagawa ng BIO kadabuan o dalawang beses kada buwan. Pinalitan nito ang dating kapihan sa Bangsamoro. Bilang sentro ng impormasyon sa BARMM, nais ng Bangsamoro Information Office na maipabot sa mga media partners ang tamang impormasyon bilang mga katuwang sa pagpapalaganap at pagpapaabot ng impormasyon sa mga kababayan natin sa loob at labas ng rehiyon. Sa Usapang Bangsamoro noong Miyerkules, resource speaker si Cabinet Secretary Muhammad Asnin Pendatun na nagbigay ng update sa mga kaganapan at mga update din sa Bangsamoro government. Kasabay naman ang paglulunsad ng Usapang Bangsamoro ay lumagda sa Memorandum of Understanding ang Bangsamoro Information Office at Consortium of Bangsamoro Civil Society na naglalayong mapalakas pa ang information dissemination at wakasan ng paglaganap ng fake news. Inaasahan na mas mapapalakas pa ng Bangsamoro government sa pamamagitan ng Bangsamoro Information Office ang ugnayan sa mga mamamahayag at maipaabot ang mga makabuluhang impormasyon kaugnay sa Bangsamoro region. Samantala, nakatanggap ng in-kind livelihood assistance sa nagkakahalaga ng 940,000 pesos o ang kabuang halaga ay 940,000 pesos ang 17 dating miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters mula sa Maguindanao at Special Geographic Area ng BARMM. Ito ay sa ilalim ng livelihood component ng Project Tugon ng Ministry of the Interior and Local Government na ipinapatupad ng Ministry of Trade, Investments and Tourism o MTIT. Layunin ng programa na suportahan ang mga dating kasapi ng BIFF sa pamamagitan ng pagbibigay ng livelihood program at interventions na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at masigurong tuluyan ng makapamuhay ng normal at mapayapa.
Lima sa mga benepisaryo ang tumanggap ng sari-sari store package na pinunduhan ng tig 50,000 pesos, apat naman ang nabigyan ng payong-payong na abot sa 70,000 pesos ang halaga bawat isa, apat din ang nakatanggap ng agricultural supply na may pondong 50,000 pesos, dalawa ang may clothing shop na may halagang 50,000 pesos at isang pump boat naman na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Ang ipinamahaging tulong ay kabilang sa mga inisiyatiba ng regional government alinsunod sa isinusulong na moral governance. Sa ibang dako, bilang bahagi ng pagunita ng History Month, ilang lugar sa bayan ang parang Maguindanao ang tinukoy na Bangsamoro Commission for Preservation of Cultural Heritage bilang historical sites at may malaking bahagi ng kasaysayan ng Bangsamoro region. Ayon sa BCPCH, ang bayan ng Parang ay isa sa mga lugar sa BARMM kung saan unang nagkuta ang mga Spanish soldiers noong 1854. Dito rin matatagpuan ng ilan sa mga Spanish at American landmarks kagaya ng Parang Fort, Polyok Naval Station, Polyok Church, Parang Wharf, American Bandstand at American Era Water Reservoir na naging bahagi ng kasaysayan ng bansa noong panahon ng pananakop ng Espanya at Amerika. Patuloy naman ang paghahanap at pagtukoy ng BCPCH sa mga lugar, istruktura at iba pa na pamanang naiwan ng kasaysayan sa ating rehiyon upang formal na mapabilang ito sa Regional Registry of Historic Sites ng BARMM sa National Registry of Historic and Structures naman sa Pilipinas. Sa mamamayang Bangsamoro ang nakaranas ng hirap dahil sa matinding buhos ng ulan na nagresulta sa pagbaha sa ilang low-lying areas nga dito sa probinsya ng Maguindanao. At dahil dito ay nagpabot ng tulong ang Bangsamoro government sa pamamagitan ng tulong alay sa Bangsamorong nangangailangan ng Office of the Chief Minister. Una nang naghandog ng tulong ang Project Tabang sa mga binaha sa Pikit North Cotabato kung saan nasa 1,793 na mga residente ang nakabenepisyo. Nagsagawa na rin ng area monitoring ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa mga posibleng interventions na may tulong sa mga apektadong magsasaka sa BARMM. Samantala, ibinida ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang mga produkto ng mga local producers sa BARMM sa isinagawang Mindanao Trade Expo sa Davao City. Isa sa mga aktibidad na tampok sa Kadayawan Festival ng Davao, ang Trade Expo, kaya dinala ito ng Mafarlengke o dinala ng Mafarlengke ang mga produktong tatakbang Samoro sa walong araw na aktibidad na nagsimula noong August 12. Kabilang sa mga produktong ito ang kape, seaweed chips, dried fish, salted egg, banana chips, native delicacies, handicrafts, inol at iba pa. Saklaw nito ang pangunahing sektor ng industriya mula sa sining, home decor, furniture, fashion, beauty at wellness, processed food, tourist destinations at iba pang service providers. Layo nitong maipakita sa mga taga-ibang lugar ang pagiging malikhain ng local agribusiness processors, mga manggagawa at mga produkto ng rehiyon. Isinagawang aktibidad sa panguna ng Mindanao Trade Expo Foundation sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Philippine Exporters Confederation Incorporated at Abreeza Ayala Malls. Hinikayat naman ng mamamayan na suportahan at tangkilikin ang mga produkto ng BARMM. At yan ang mga balitang Bangsamorong nakalap sa linggong ito. Magbabalik pa ang Radyo Bangsamoro makalipas ang ilang paalaala. Na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang balitang Bangsamoro.
Radyo Bangsamoro. Balita at kaganapan sa Bangsamoro government na kailangan niyong malaman. Sama-sama nating pakinggan tuwing Biyernes mula alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga sa IFM Cotabato. Simulcast sa DXMS Radyo Bida. Pakinggan din ang replay tuwing Sabado alas 8:30 hanggang alas 9:30 sa Voice FM Cotabato at RMN Zamboanga. Radyo Bangsamoro. Lolo, pwede tayong magparehistro para sa COVID-19 vaccine sa covid19.bangsamoro.gov.ph. Ay naku apo, di ko na kailangan yung bakuna. Matanda na ako. Lolo, hindi naman po basihan ng edad sa pagbabakuna. Base sa pag-aaral, mas matimbang ang pangkalahatang benepisyo nito. Tsaka lo, kalabaw lang tumatanda. Abay, ganun ba yun apo? Sige nga, magparehistro na tayo. Tapos, magpa-picture tayo at ipopost mo sa Facebook ko apo. Next naman, Lolo. Isa sa mga natukoy ng mga eksperto sa buong mundo na panlaban kontra COVID-19 ang bakuna. Maaring mapigilan ng bakuna ang ating pagkakasakit o gawing hindi gaanong seryoso ang sakit. Pinag-aaralan ang mga ito at inaaprubahan ng pamahalaan. Mapalad ang Bangsamoro dahil mababa ang COVID-19 risk nito. Mainam na hindi ito mabago at patuloy nang wakasan ang banta ng pandemya. Bangsamoro, tara na at magpabakuna! Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa covid19.bangsamoro.gov.ph. Balik sa ating usapang Bangsamoro, balik sa ating Radyo Bangsamoro bago pala tayo mag-usaping Bangsamoro, mga ka-Radyo Bangsamoro. Kanina nabanggit natin na formal na nanumpa ang mga bagong miyembro ng BTA Parliament o ng Bangsamoro Transition Authority. At sa mga hindi pa po nakakaalam o sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ngayon, siya nga pala nasa 63 viewers po ang Radyo Bangsamoro. Binabati natin. Assalamu alaikum. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood sa Bangsamoro Government page at sa ating Radyo Bangsamoro page at sa mga nakikinig po sa atin sa DXMY 90.9 Cotabato na nakasimulcast sa DXMS Radyo Bida. Binabati din natin si MP Suharto Sandayan Ismail na nakatutok at kanina sa ating live streaming. Assalamu alaikum po, sir. Tulad nga ng nabanggit ko, sa mga hindi pa po nakakaalam at nakakakilala sa mga miyembro po ng ating Bangsamoro Transition Authority, mabilis ang pagbanggit lang po sa mga 80 members ng BTA Parliament. Una po dyan si Ahod Balawag Ibrahim na itinalagaring Interim Chief Minister ng BARMM, Attorney Pangalian Balindong, Ali Bangkula Sulaiman, Abdul Rauf Makakua, Muhagher Iqbal, Architect Edward Guerra, Ahmad Abbas, Haron Abbas, Basit Sarip Abbas, Mujib Abu, Eddie Ali, Mosber Alauddin, mula po sa Basilan, Ibrahim Dumarang ng Maguindanao, Attorney Lanang Ali Jr. ng Maguindanao, Attorney Mary Ann Arnado na mula Davao City, Dan Sala Asnawi mula Basilan, Attorney Ana Tarhata Basman ng Marawi City, Bay Maleha Kandaw mula Cotabato, Attorney Sha Elijah Birwar Dumama Alba ng Maguindanao, Suharto Sandayan Ismael ng Maguindanao, Matarul Estino mula Sulu, Abdullah Gayak ng Maguindanao, Abdullah Hashim ng North Cotabato, Attorney Raisa Jajuri mula Cotabato City at Sulu, Benjamin Tupay Loong ng Sulu, Abdullah Makapaar ng Lanao del Norte, Marjani Makasalong mula Lanao del Norte, Amrusi Makatanong ng Lanao del Sur, Baileng Mantawil ng Maguindanao, Tawakal Midtimbang ng Maguindanao, Hussein Munoz ng Davao Oriental mula po sa Tribong IP Kagan Kalagan, Suwaib Orano ng Maguindanao, Attorney Ubaida Pakasem, Maguindanao, Abdul Wahab Pak ng Maguindanao,
Ramon Piang Sr. mula Maguindanao, isang non-Moro, IP Teduray, Said Salendab ng Maguindanao, Ali Salik ng Maguindanao, Said Sheikh ng Lanao del Norte, Engineer Aida Silonga ng North Cotabato, Kadil Monera Sinulinding Jr. ng North Cotabato, Muhammad Shwaib Yacob ng Maguindanao, Ali Montana Haron Babaw ng Lanao del Sur, Hatimil Hasan mula Basilan, Muslimin Jakila ng Basilan, Albakil Jikiri mula Sulu, Faisal Caro ng Maguindanao, Attorney Omar Yasser Sema ng Maguindanao, Azfar Usman mula Sulu, Abdul Karim Miswari mula Sulu, Noreda Miswari mula Sulu, Dr. Den Martin Kahalan mula Sulu, Abdulaziz Aminuddin ng Lanao del Sur, Hamid Malik ng Sulu, Tarhata Maglangit ng Maguindanao, Attorney Randolph Parcasio ng Maguindanao at Sulu, Attorney Liza Alamia ng Basilan, Attorney Rasol Mitmug Jr. ng Lanao del Sur at Cotabato, Engineer Bai Intan Ampatua ng Maguindanao, Attorney Jose Lorena ng Sulu, Attorney Nabil Tan ng Sulu, Attorney Suharto Ambulodto ng Maguindanao, Engineer Don Mustafa Loong ng Sulu, Amil Bahar Mawalil ng Tawi-Tawi, Razul Enderes Ismael ng Cotabato City, Dr. Susana Anayatin mula Cotabato City, Christian Settler, Romeo Sema ng Maguindanao, Froylin Mendoza, Maguindanao, Nan Moro at IP Teduray, Attorney Ishak Mastura mula Maguindanao, Ali Sangki ng Maguindanao, Nabila Margarita Pangandama ng Lanao del Sur, Jamila Disimban Ramos ng Lanao del Sur, Attorney John Anthony Lee mula Tawi-Tawi, Dr. Hashimi Dilanggale ng Maguindanao, Attorney City Fahani Sindatuk Uy Oyod ng Maguindanao, Jafar Apollo Mikail Matalam ng North Cotabato, Basir Uto ng Maguindanao, Khalid Haji Abdullah ng Maguindanao, Michael Midtimbang ng Maguindanao, Muhammad Kelly Antao ng North Cotabato at mula sa 63 barangays ng Special Geographic Area ng BARMM, at Attorney Paisilan Pangandaman Tago, Paisalin Tago mula Lanao del Sur. Ayan, yan po ang 80 miyembro ng BTA Parliament na may representasyon po mula sa iba't ibang probinsya, iba't ibang sektor na sakop po ng Bangsamoro Autonomous Region. Sa nabanggit nga kanina ni OPA Pro Secretary Carlito Galvez Jr., maganda ang grupo ngayon o ang komposisyon ng BTA members dahil galing sa iba't ibang sektor, may maayos na representasyon, may mga professionals na atiwala naman ang opisyal maging si Pangulong Bongbong Marcos na kaya ng bagong Bangsamoro Transition Authority na patakbuhin ang BTA Parliament at maisagawa na yung mga natitira pa na mga priority codes tulad na lamang ng Local Government Code, Indigenous Peoples Code, Electoral Code at Revenue Code. Ayan po. Sa mga gusto po nang makilala pa ang ating mga miyembro ng BTA Parliament at inaasahan nga na magkakaroon ng inaugurasyon ng bagong BTA Parliament sa mga darating na buwan. Antabayanan po natin yan. Tumutok lamang kayo sa Bangsamoro Government page at makikita po yung buong pangalan ng buong listahan ng mga BTA members. At para po makita nyo rin ang kanilang mukha, may nakalagay na po o na post na po ng Public Information Promotion and Media Relations Division ng BTA Parliament sa ating mga kaibigan dyan sa PIPMRD ng BTA na ilagay na po nila, na ilathala na po yung mga pangalan, maging ang mga mukha po para sa mga hindi pamilyar at hindi nakakakilala, nandyan po yan sa kanilang Facebook page ng Public Info Promotion and Media Relations Division ng BTA Parliament. Ayan, dumako naman po tayo. Konting-konting oras na lang po mga Karadyo Bangsamoro. Update na lamang po sa ating COVID-19. Base sa datos ng Bangsamoro Interagency Task Force, as of August 18, 2022, may 23 new cases po ng COVID na naitala ang BIATF, 7 sa Maguindanao,
isa sa Tawi-Tawi, 14 sa Lanao del Sur at Marawi City at isa sa Cotabato. Sa kabuuan, nasa 128 po ang aktibong kaso ng COVID-19 sa BARMM. Total number of cases ng COVID-19 sa buong rehiyon ay pumalo na sa 20,095. May oras pa ba tayo? Nasa 5 minuto na lamang po. Pero pipilitin po natin na ipasok ang isa sa ating pag-uusapan dapat ngayong araw sa ating usaping Bangsamoro. Handa na ba? Siguro sa ating mga magulang, excited na yung mga kabataan sa pagpasok sa eskwela, naghahanda na para sa limited face-to-face classes. Ang ilang pribadong paaralan ay nagsimula na po ang kanilang pasok dito sa BARMM, at ang mga pampublikong paaralan naman, maraming nagtatanong kung kailan ba talaga ang pasukan. So nakapanayan po ng ating ng news team ng Bangsamoro Information Office si Basic Education Director Johnny Balawag. Pakinggan po natin ang ilang bahagi ng panayam kaugnay po sa paghahanda sa pagbabalik eskwela. First question, sir. Sir, kumusta na po yung preparation po natin sa nalalapit na pagbabalik eskwela ng mga bata? Well, magandang tanungan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tayo po ay nagagalak dahil nagkaroon tayo ng opportunity na of course may pahayag natin at may paalaman sa ating mga stakeholders ang mga kaganapan dito sa MBHT. Unang-una doon sa tanong, kung preparation-wise yung pinag-uusapan po natin, there are series of memorandum order being issued by the minister, the Honorable Minister Mohagi Iqbal, about directing all our school heads, teachers, and other school officials, including the division offices. Nang sa ganun ay ma-ensure natin na bawat SDO, bawat school ay magkaroon ng kanilang preparation, itong nalalapit na pagbabalik-aral. And yan po ay nakasaad doon sa Memorandum Order 792 ng ating MBHT, na kung saan bawat field office po natin, ang SDO school, ay inatasan itong magkaroon ng tinatawag na brigada eskwela at offline balik eskwela. Bigyang diin ko lang itong brigada eskwela. Nagkaroon tayo ng kick-off program. Lahat ng schools division superintendent ng bawat sangay under MBHT ay nandoon, nakilahok at of course kanilang nasaksihan at nailahad po natin kung ano itong brigada eskwela, dahil iba po dati-rati ang brigada eskwela ng national natin ay ginagawa lang 1 week, kaya tinatawag dati yan na National Maintenance Week, Pero sa ngayon, ito po ay naka-schedule August 1 to August 26, Alam naman natin, very kumbaga practical yung reason, dahil nga itong pandemic, Dulot nitong pandemic, alam natin medyo ilang taon na rin di nagamit ang ating mga paaralan, kaya medyo kailangan natin ng mahabang panahon para magtulungan, magbayanihan, lalong-lalo na itong ating mga stakeholders, mga parents, at iba pang mga volunteers na nakikisali at nakikisa sa atin para maging maganda ang takbo ng pag-aral ng ating mga kabataan. So with that, medyo kailangan natin na mahabang panahon, Nang sa ganun ay ma-insure natin na maganda o prepared, malinis, libre sa anumang problema, secured, o safety ang ating mga kabataan as they go back to their respective school, So, masabi ko nga lang din, itong offline balik eskwela naman ay isang another program ng ating MBHT, pati na rin ng national, na kung saan meron tinatawag na convergence, Itong convergence sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, sa national, meron din sila, at sa MBHT, meron din tayo, Ano bang mga involved dito na mga ahensya, Gaya ng ating MILG, Very much involved dito sa ating offline balik eskwela. Bakit? Dahil nandiyan po yung LGU, yung ating local government unit, Nandiyan din sa kanila yung PNP, To ensure the safety of our children, Kasama rin dito yung ating DTI o dito sa atin yung Ministry of Investment, Na kung saan we have to partner with them to ensure na yung mga commodities, yung mga school supplies, hindi magsasamantala yung ating mga negosyante, Dahil talagang napakahirap ng buhay ngayon, pagsamantalaan pa itong ating mga stakeholders, itong mga kabataan, medyo problema tayo doon,
kaya to ensure that everything is in order, everything is helping us, ano? At alam naman natin, everyone is very much concerned for the welfare of our children, ano? Ika nga sabi nila, when it comes to educating our children, it will take a village, ano? So nandiyan na lahat yung mga stakeholders, nandiyan na rin yung iba't ibang ahensya, helping each other, ano, to ensure that our children, of course, maganda yung kanilang pagbabalik-aral. Yes po. Sir, speaking of readiness po, gaano po kahanda ngayon yung ating mga eskwelahan, especially... Ayan, pinutol na muna natin yung panayam ng ating kasamahan na si City Fairoods Abdullah kay Basic Education Director Sir Johnny Balawag. Pero abangan po ang kabuang detalye kaugnay po ng pagbabalik eskwela. Mamaya po yan sa Pasada alas 7 para po malaman natin kung ano pa ang iba pang direktiba ng MBHDE kaugnay po sa pagbabalik eskwela. Nabanggit nga po ni Director Balawag na naghahanda ngayon, patuloy pa rin ang sinasagawang pagbibrigada eskwela dahil on August 22, Lunes po yan, magsisimula ang pasok sa buong BARMM sa mga pampublikong paaralan, maging sa ilang mga private schools dito sa rehiyon. Sa impormasyon natin, on August 22, ang magiging sistema sa pagbabalik eskwela ay magkakaroon ng scheduling sa pagpasok ng mga estudyante sa paaralan hanggang sa umabot na nga ang November o November 2 kung saan magkakaroon na ng full in-person classes sa mga paaralan. Pagdating po sa schedule at kung anong sistema ang ipinatutupad ng inyong mga paaralan, malalaman yan mamaya po sa Pasada alas 7 ang kabuang impormasyon pagdating po sa pagbabalik eskwela ng ating mga mag-aaral. Ayan. Nagtapos naman po ang isang oras na balitaan, mga Karadyo Bangsamoro. Marami po siksik po sa impormasyon ng ating episode ngayong Biyernes, August 19, 2022. Paalala muna mula sa Bangsamoro Government, dahil sa panahon pa rin ng pandemya, patuloy na sumunod sa minimum public health standards ng Ministry of Health at magpabakuna na po at magpabooster, lalo pat medyo tumataas po yung kaso ng COVID-19 na naitatala dito sa ating rehiyon. Sa mga gusto naman pong pakinggan ang kabuang episode ng ating programa ngayong araw, manatiling updated sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government, i-like po at i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government, maging ng Radyo Bangsamoro. Bisitahin din po ang bangsamoro.gov.ph. Mapapakinggan po ang replay ng Radyo Bangsamoro bukas sa Voice FM, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga at RMN Zamboanga naman po alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Magandang araw po dyan sa mga kababayan natin sa Zamboanga Peninsula. Abangan din po ang Pasada alas 7 Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng gabi sa Bangsamoro Government page po. Sa ngalan po ng Serbisyo Publiko at Moral Governance, ako po si Lori May Andong, kasama ko po si Zainuddin Victor at Abdulrazak Mentang. Ito ang Radyo Bangsamoro, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office. Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kilalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, BARMM. Radyo Bangsamoro.